na lang karne ang nakaka-high blood, kundi pati gulay dahil po sa sobrang mahal nito ngayon. Wala ring ligtas sa taas presyo ang ilang grocery items gaya ng sardinas at asukal. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Pusi na. Bro, 35 lang bigay sa akin lagi naman. Naabutan namin si Tatay Ronnie na namimili ng mga sahog na panluto para sa kanyang karinderya. Ang langkang gulay na panggatasana, 40 pesos na ang bigay sa kanya, na dati 35 lang. Tumaas po yung presyo ng langka kumpara sa dati kasi galing na po kasi ng malayo. 40 na, galing na po ng Bicol, Visaya. Wala na po kasi dito. Pati raw sibuyas, nagmahal. 55 lang to dati, di ba? Tumaas na. Mga 3 days ago. 80 na ngayon. Bukod sa langka at sibuyas, maraming iba pang gulay din ang lumobo ang presyo. Ang siling labuyong nga na dating 100 pesos per kilo, 250 pesos na ngayon. Ang ampalaya na dating nasa 45 pesos kada kilo, ngayon 120 pesos na. Ang talong na dating 40 pesos per kilo, 80 to 100 pesos na ngayon. 10 hanggang 30 pesos naman ang itinaas per kilo ng bawang, sitaw, repolyo, labanos, patatas at carrots. Yung sapsoy, kung ano lang yung mura, yun, at least di mo na makumpleto yung gulay niya. Kung ano lang yung mura, yun. Pati ang presyo ng karneng manok, dati 150 pesos kada kilo pero ngayon nasa 180 to 200 pesos na. Ang frozen na karneng baboy tumaas ng 25 pesos kada kilo. Kaya kung dati 7 putahe ang siniserve sa karinderya ni Tatay Ronnie, 5 putahe na lang daw muna ang pagpipilian ng mga customer niya ngayon. Pati sa grocery, ramdam ang taas presyo. Ang lata ng sardinas, nagmahal ng hanggang 2 piso. Ang asukal, nagtaas ng 4 pesos to 5 pesos. Habang ang evaporated milk, 2 to 3 pesos ang minahal. Ayon kay Stephen Kua, presidente ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, hindi na maiiwasan ang pagtaas ng presyo ng bilihin. 2 taon daw kasing hindi nakapagtaas ng presyo ang mga manufacturer dahil sa pandemya. Ayon sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association, sana raw ay hindi lamang mga panandaliang solusyon ang gawin ng pamahalaan, lalo ng susunod na administrasyon. Kailangan na rin daw kasing palakasin ang local manufacturing ng bansa para hindi na tayo aasa lamang sa mga imported raw material. Kasabay daw kasi ng pagtaas ng krudo at ang giyera sa Ukraine, apektado ang supply chain ng mga produktong karamihan ay inaangkat ng Pilipinas, kaya nagmamahal ang maraming produkto. That's the long-term challenge, no, for the new administration, no. We should have quick fix solutions, but we also need medium-term and long-term, sana beyond a 6-year term of any president, di ba? Kailangan ganyan para tuloy-tuloy ang ating pag-unlad, stable ang economy, no? Kasi wala tayong asahan pag ganyan, kung imported lang. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5.